Ay, naku po. Natotoo lang, mga kababayan at mga kaibigan. Ito na ang sinasabi ko. Na kung saan, todo depensa, todo tanggol na nag-aastang abogado ng mga Duterte. Itong si Madam Amy. Pero anong nangyari? Sabi mo, humingi sa'yo ng patawad, humingi sa'yo ng paumanhin ang anak ni dating Pangulong Digong Duterte. E bakit ganito ang post? Anong nangyari? Malaking kahihiyan sa'yo yun, madam. At insulto. Ibig sabihin, inilaglag ka ni Baste. Okay, ay si Mayor Bastel-Trepe. I'm sorry na I'm sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. O, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry ha, sorry ganun. Nakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung napagabagtag yung damdamin ng bakit syempre tatay niya at saka yung ate niya. Alam mo, ang pagkakasabi pa nga ni Davao City Mayor, Sebastian Baste Duterte. Ito ang pagkakasabi niyang quote sa, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media humihingi ako ng tawad dahil naaawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undang kong gamit anang imong mga jamming gipa lampas na taka kausa pero banha gihapon kay ka. Ngayon, yun ang pagkakasabi ni Mayor Baste sa Bisaya words. Itatranslate natin sa Tagalog. Ang sabi niya sa Tagalog, itigil mo ang paggamit sa akin sa kadramahan mo. Ang sakit nun. Ito pa sa Tagalog. Hinayaan kita ng isang beses. Pero ang ingay mo pa rin. Naku po. Ang pangit. Ang pangit sa totoo. Na akala mo, Senator Amy, porke dinidepensahan mo, porke tinatanggol mo, na akala mo, agring-agre. Kung ako nga pangkaraniwan ni citizen, pangkaraniwang tao, halatang-halata na gamit mo sa kadramahan. Halatang-halata na gamit mo sa political gimmick. Pero in fairness, totoo yun. Napakasakit ng ganun. Na akala mo sa sarili, totoong dumidepensahan. Yung depensang ginagawa mo, ay totoong sumasang-ayon sa'yo. Kung ganun ang saloobin ni Baste, siguro, nilalaro ka din nung matanda na ulyanin na rin. Lalo na kaya si Pulong Duterte. Madam, kung ako po sa inyo, Madam Senator, gampanan nyo na lang po ang pagiging senador. Kasi ang tunay na may malasakit sa iyo, Madam, alam mo kung sino? Hindi kung sino-sino. Pamilya mo ang tunay na may malasakit. Ngayon, bilang kapatid ka ng Pangulo, ipakita mo ang pagiging kapatid mo. Pinsan ka, first cousin ka pa ni Speaker Romualdez, yun ang tunay na may malasakit sa iyo, madam. At aminin natin hindi, nakikinabang ka sa power ng kapatid mo. Now, senator ka naman, pakita mong suporta.